Ano? Sino yun? Magsita ko kayo. Anong nangyayari? Baga hunter ata yung mga hayop na yan. Atakihin na ba natin? Huwag. May mga armas sila. Marami ang mamamatay sa atin. Kailangan nating planuhin to. Kuya Joseph! May duguan dito! Yan ba yung ibon na tinamaan ko? Hindi. Mukhang tao. Story time. Nagising na lang ako na may bandage na ang ulo ko. Wala akong maalala sa nangyari kagabi. Ang alam ko lang, nahuli ako ng pamilya nila Henry at pinalo ako nun sa ulo ko. Pero pagkamulat ng mata ko, ibang mga tao tong mga kasama ko rito. Parang mga bandido or mga Abu Sayyaf ang itsura nila. Meron silang dalang mga baril at madami sila. Dahil rinig ko yung mga ingay sa labas, lumapit sa akin yung medyo bata sa kanila na kasing edad ko. Gising ka na pala? Sino kayo? Nakita ka namin kagabi nakahandusay sa damo at dugoan yung ulo mo. Hindi kayo pamilya nila Henry? Sino si Henry? Sakit ng ulo ko. Huwag ka munang kumilos. Ano bang nangyari sa'yo? Nasaan pala tayo? Nandito pa rin kung saan ka namin nakita. Maghahunt pa kasi kami ulit ng mga ibon eh. Kailangan nating umalis dito. Bakit naman? Hindi tayo ligtas. Sa lugar na to, may mga aswang dito. Aswang ka dyan. Ano to? Shake, rattle, and roll? Huwag kang nagpapaniwala dun. Seryoso ako. Umalis na tayo rito. Huwag mo nang alalahanin yon. Mga malulupit na hunter yung kasama natin. Hindi pa pumapalyay ang mga yan sa binabaril nila. Kumain ka muna. Hindi nakinig sa akin si Miguel ng oras na to. Pero ako, sobra pa rin yung kaba ko. At naisip ko pa rin yung nangyari kagabi. Dahil sigurado akong babalik sila para kainin ako. Dahil ang dami ko ng bulilyasong nagawa at sigurado akong hindi ako mapapatawad ng mga angka ni Henry. Nilagay nila si Henry sa bakanteng lote na wala ng lamang loob para isipin ng mga tao na ako yung gumawa nun. Dahil ako yung kasama ni Henry ng gabing yun. Kaya sa school namin, ang iniisip nila ako yung gumawa. O di kaya kinain kami ng aswang at hinahanap pa rin ng otoridad yung katawan ko. Uy, Noel! Nabalitaan mo na ba? Ang alin? Isa nga pong bottled water. Yung may nakita raw na tao na wala nang lamang loob. Kailan pa? Kahapon. Di ba magkasama kayo ni James sa swimming team? Di ba kaibigan mo siya? Oo. Anong meron sa kanya? Sila raw yung magkasama bago makita si Henry sa bakanting lote. Nasaan na si James? Yun nga yung pinagtataka ng mga tao. Nawawala si James. Di ba magka-close naman kayo? Bakit di mo i-message? Ang sabi niya sa akin nung isang araw, after ng training, pupunta raw siya sa birthday ni Henry. Hindi kaya kinain sila ng aswang? Pero di ba may hinala tayo na yung Henry na yun yung aswang? Di ba Noel, nakita mo siya na may iniinom na patago sa CR tapos parang dugo yun? Oo, niyaya nga rin ako isang beses nun sa bahay niya. May party daw, pero di ako sumama. Pero kung aswang si Henry, bakit siyang kinain at natagpo ang wala ng lamang loob? Hindi kaya si James yung aswang? May something sa nangyayari. Baka kailangan ni James ng tulong ko. Anong gagawin mo? Pupunta tayo mamayang gabi sa bahay nila Henry. Seryoso ka ba? Oo, akong bahala. Samahan niyo lang ako. Tara. Huh? Ba't nadamay kami? Habang ang naging kaibigan ko sa swimming team na si Noel ay nagpaplanong alamin kung anong meron sa bahay nila Henry at kung anong nangyari sa akin. Ako naman ay nagpupumilit na umalis na sa lugar nila Henry dahil hapon na at malapit ng gumabi. Seryoso ko. Mga aswang ang gumawa nito sa akin. Eh kung aswang yan, bakit pinalo ka lang sa ulo? Di ba dapat may mga kagat ka na o kalmot? Kung totoo yung sinasabi mo bata, bakit di ka nila kinain? Hindi ko alam. Siguro sumakto yung dating nyo, kaya hindi ako kaagad nakain. Pinalo nila ako sa ulo para hindi na ako manlaban dahil sabay-sabay nila akong kakainin. Dahil ako raw yung alay para sa araw ng mga aswang. Araw ng mga aswang? Kasabay ng festival ng mga aswang dito sa atin? Baka yun yung tinutukoy nila. Please, kailangan na nating umalis dito bago pa magdilim. Sigurado akong maghahanda na sila para atakihin tayo mamaya. Iho! Huwag kang mag-alala. Lahat kami dito, mga sharpshooter. Tito, pera lang kay Kuya Joseph. Tingnan mo kami. Hindi ka namin pababayaan. Makakauwi ka ng buhay. Paano kung totoo nga yung sinasabi niyang may aswang? Hindi maganda ka na, ipapakain ka namin. Seryoso po ko. Maraming mamamatay sa atin ngayong gabi. Kung di pa tayo aalis, sigurado ko, nadadanak ang dugo rito. Bata, masyado ka namang matatakotin. Kaming bahala sa'yo. Nag-alisa na silang lahat at naiwan kami ni Miguel sa kwarto. Pasensya ka na, mandirigma kasi yan sila tito. Meron kasi silang nabalitaan dito sa lugar na to na may napakagandang ibon. At lumalabas yon tuwing ganitong kabilugan ng buwan. Gusto nilang makuha yon. Sige na, mag-ayos ka na. Mamaya, mag-hunt na tayo. Akong bahala sa'yo, aalalayan kita.
habang yung tatlo naman ay naghahanda na para puntahan yung bahay nila Henry. Nasa bahay sila ni Noel para kumuha ng mga kagamitan. Sigurado ka sa gagawin natin? Kailangan natin malaman yung totoo. Saka nawawala pa rin si James. Baka buhay pa yun. Paano kung patay na siya? Tapos paano kung totoong aswang nga ang pumatay kay Henry? Kaya nga tayo magdadala ng mga bawang at itong mga itak at itong mga lumang baril namin na panghunt. Baka hindi ko sila matamaan. Oo nga, paano kung makalapit sila sa atin? Huwag kayong mag-alala, di ko kayo pababayaan. Lumaki ako sa paghunt ng mga ligaw na hayop or mababagsik na hayop sa gubat. Kaya may alam ako sa close combat. Suotin nyo na tong mga kwintas ng bawang at aalis na tayo. Dumating na nga ang oras na kinakatakutan ko. Ang pagsapit ng gabi. Akay-akay ako ni Miguel, pero sobra pa rin bilis ng tibok ng puso ko. Dahil sigurado ako na nandito lang sila. At sigurado akong aatakihin nila kami kahit anong mangyari. Nung paglabas namin ng bahay, natanaw ko sa may gubat, nakatayo si Manong. Yun yung tumrider sa akin. Tapos nakatitig sa akin yun. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Lalo na nung ngumiti yun. Okay ka lang? Oo. Nilakasan ko yung loob ko. Dahil hindi ko rin naman sila mapipilit na umuwi. Pero isa lang ang masisigurado ko. Magiging madugo ang gabing ito. Habang naglalakad kami sa gubat at nagmamasid at naghahanap ng mga hayo at ng magandang ibon na tinutukoy nila, bigla na lang nawala yung kasama nila Miguel. Nasaan na si Kuya Rico? Nasaan na? Nagsiposisyon yung mga yun at hinawakan nila ang kanilang mga barel. Na akala mo susugod sa gera nang biglang lumabas si Kuya Rico. Oops, biro lang. Masyado naman kayo matatakotin eh. Buwang ka talaga, Rico. Kuya Rico naman eh. Nang biglang may humila sa kanya, papasok sa mga halaman. Inakala naming lahat na nagbibiro pa rin siya. Ay, nako Rico, tigilan mo na nga yan. Kuya Rico, tara na! Bakit di pa rin siya lumalabas? Nandito na sila. Sino? Yung mga halimaw. Position! Papasukin natin yung loob ng halaman. Pumusisyon na ang lahat. Hawak-hawak ang kanilang mga barel. Nang malapit na kami, biglang may lumabas at tumalun doon na aswang papunta sa amin. Bago pa makalapit yun, hinamaan na ni Uncle Bong yun sa ulo. Anong hayop na yun? Nagulat sila nang makita nila yung binaril ni Uncle Bong. Ngayon lang ako nakita ng ganitong hayop. Mukha tong tao. Boss Bong, mukhang totoo yung sinasabi ng batang yan. Mukhang mapapalaban tayo. Binalaan ko na kayo. Uubusin nila tayo. Uncle Bong, anong gagawin natin? Papasukin natin yung gubat. Tumingin kayo sa likod nyo. I-protect nyo kami ni Vic. Joseph and Miguel, tumingin kayo sa likod natin. Pwesto! Move! Kamapit ka lang sa akin. Akong bahala sa'yo. Habang dahan-dahan naming pinasok yung loob nun, sila Noel, Joey at Bisong naman ay tinatahak na yung daan papunta sa amin. Nakakatakot naman pala rito. Anong trip nila Henry at dito sila tumira? Malaki ang hinala ko na aswang siya kasi dito lagi yung mga bulong-bulungan na may aswang raw sa banda rito. Kung aswang nga siya, ba't wala na siyang lamang loob? Ano yun, kinain siya ng kapwa niya? Hindi ko alam. Malalaman natin yan mamaya. Eh yun kung di rin tayo matatagpo ang wala na rin lamang loob. Ayun na! Ayun na! Ayun na! Aswang! Saan? 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 Putik ka. Daga lang pala. Ay, ayop ka talaga Bisong. Muntik na ako mahimatay sa'yo. Sorry, nagulat lang ako eh. Nakakatakot kasi yung pinag-uusapan natin. Ang dilim-dilim pa naman dito. Ano ba kayo? Tara na. Habang kami naman, ipapasok na sa loob ng halaman kung saan hinila si Kuya Rico. Nung papasok na sana sila Uncle Bong at Tito Vic, biglang nagtalunan yung mga aswang palabas dun sa loob ng halaman papunta sa amin. At sobrang dami nila. Dito na, nagkaputukan ng malala. Walang nakalapit sa amin kaagad dahil lahat sila halos sa ulo ang tama ng mga yun. Umatras kami at gumawa sila ng pabilog. Dito na nila ginamit yung mga armalite nila. Pero si Miguel, naka-birdshot rifled pa rin dahil sobrang husay nun sa pag-asinta. Habang ako naman ay nasa gitna lang nila at halos walang makita at di alam ang gagawin sa tao. Nagpatuloy lang ang mga aswang sa pag-atake at ganun din ang grupo nila ang kelbo. Nang biglang huminto sa pag-atake yung mga aswang at biglang tumahimik ang paligid. Naubos naman natin sila! Hindi! Huwag kayong aalis sa posisyon nyo. Sigurado ako naghahanda sila ulit sa susunod nilang pag-atake. Pero ilang minuto na, wala pa rin lumalabas na aswang. Kaya naisipan na ni Uncle Bong na magtago muna sa mga puno. Uncle Bong! Ano na susunod na gagawin natin? Hindi magiging sapat yung mga bala na dala natin. Hayop na mga yon.
Uubusin ko sila. Pinatay nila si Rico. Pag naubusan na tayo ng bala, wala na tayong pagpipilian kung di lumaban. Ihandaan niyo mga itak niyo. Dahil sa pangalawang atake nila, sigurado akong ibubuhos na nila lahat ng meron sila. At sigurado akong alam nila na limitado lang ang bala na dala natin. James, okay ka lang? Oo, pero natatakot ako. Ito itak, ikaw na lang gumamit niyan. Kung sakaling mapalapit sila sa'yo, lumaban ka. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako, tutulungan kita. Nang biglang may bumagsak sa taas ng puno at napunta yun sa likuran ko. Bago pa ako mahila nun, natamaan na kaagad ni Miguel sa ulo yun. Huwag kang kabahan, maghanda ka na. Magready na kayo, naririnig ko na sila sa paligid natin. Hanggang biglang nagbagsakan yun, galing sa taas ng puno. Ito na ang ikalawang atake ng mga aswang. Puro barilan ang nasasaksihan ko. Habang ako naman, nasa likod ng ni Miguel. Nang may biglang nakalapit kay Miguel at hinuwakan siya nun, tinaga ko yun sa ulo. Ayos ka lang? Oo, salamat. Hanggang putukan lang ng baril ang naririnig ko sa gabi nito. Hanggang maya-maya, sa gitna ng kabilugan ng buwan, biglang tumigil ang putukan. Hospong! Wala na kaming bala! Hanggang isa-isang nakain na ang mga kasama ni Uncle Bong. Dito na nangyari ang pisikal na labanan. Sinubukan pa nila Uncle Bong na sagipin ang ilang mga kasama nila sa pagbagsak at pagkain sa mga yon. Pero matapos ang ilang minutong labanan, ang natira na lang ay sina Uncle Bong, Tito Vic, Joseph, Miguel at ako. Masyado kayong pakialimero! Dahil lang sa isang batang yan, mamamatay kayong lahat! Kung hindi sana kayo nang himaso, hindi sana madadamay ang mga kasama nyo! Dahil sa hayop na bata na yan, namatay ang anak ko, kaya hindi pwedeng hindi mamatay ang hayop na yan. Siya lang sana ang gusto namin, pero mukhang siniwerte kami dahil mukhang magiging isang buwan ang araw ng mga aswang. Yusob! Umatake sila sa amin. Halos 10 na lang ata ang natira sa mga aswang na yon, kasama ang tito at tatay ni Henry. Nagpambuno silang lahat habang si Miguel na ang humawak ng itak ko. Habang pinoprotektahan ako nun, nakapulot ako ng itak sa mga namatay na kasama nila. Sinubukan kong tulungan si Miguel, pero napakalakas ng mga natirang aswang. Hanggang nagawa ni Uncle Bong na mapatay ang iba, kaya ang natira na lang ay yung tatay ni Henry, tito niya at dalawang parang mga kanang kamay nila. Yung tatay ni Henry, si Uncle Bong ang kaharap, habang si Tito Vic, yung tito naman ni Henry. At yung dalawang kanang kamay nila, kami naman ang kaharap, si Joseph at isa sa amin ni Miguel. Dito na matatapos ang gabi nito. Akala nyo ba, mananalo kayo gamit ang mga itak nyo lang? At paano naman kayo makakasigurado na hindi namin kayo kayang mapatay gamit ang mga ito lang? Believe ako sa tapang mo. Ang dami nyo pang sinasabi, patay kung patay! Nakipagbuno kami sa mga yon. Nakikita ko na tinatamaan na ng kalmot sa iba't ibang parte ng katawan sina Uncle Bong, Tito Vic, Joseph at kami ni Miguel. Hanggang nagawa namin ni Miguel na mapatay yung kalaban namin. Ganun din si Joseph. Bumagsak kaming tatlo sa pwesto namin dahil sa mga sugat na natamo namin at sa pagod na nararamdaman namin. Habang nakahiga kami, parang slow-mo ang lahat ng nakikita namin kina Uncle Bo at Tito Vic na napatumba sila ng tatay ni Henry at tito niya. Ano? Marami bang alaala ang bigla na lang dumadalaw sa harap mo? Marami na bang mahal mo sa buhay ang nakikita mo ngayon? Tapos na kayo ngayon! Nang aatakihin na ng tatay ni Henry at tito niya si Uncle Bong at Tito Vic, bigla kaming nakarinig ng dalawang malakas na putok. Nakita na lang namin nang biglang bumagsak at humandusa yung tatay ni Henry at tito niya. Paglingon namin sa likuran namin, nakita namin si Noel na nakatutok ang baril kasama sila Joey at Bisong. Nagulat ako dahil di lang pala magaling sa swimming yun, pati sa pag-asinta. Dito na ako nakahinga ng maluwag habang nakahiga at nakatingin sa kabilugan ng buwan. James! Ayos na ba kayo? Buti na lang pala dumating ako. Nagmadali na kami ng takbo namin nang makarinig ako ng mga putukan ng barel. Ayos lang ba kayo? Insan,
Buti na lang dumating ka. Miguel? Kuya Joseph? Anong ginagawa niyo rito? Si Papa? Binaba niya yung baril niya at pinuntahan nun si Uncle Bong. Kaya pala mahusay din sa pag-asinta si Noel. Dahil tatay niya pala si Uncle Bong. Mga lahi pala sila ng mga hunter. Buti na lang anak, dumating ka. Totoo pala yung mga hayop na aswang na yan. Bisit! Di lang kami nakapaghanda masyado. Pasalamat yung mga yan eh. Aray! Hanggang nagulat ang lahat nang bigla na lang sila nakarinig ng isang malakas na putok ng baril. Ano yung yun? Nakita na lang nila na hawak ko na ang baril na binitawan ni Noel. Nang makita ko si Manong nakasabwat ng angka nila Henry na nakatayo sa malayo, pinaputukan ko yun sa ulo. James! Totoong tao na ata yun ah! Oo nga! Siya yung dahilan kung bakit ako nahuli ng mga aswang na yun. Tama lang yun sa kanya. Tinrider niya ako. Deserve naman pala! Kanya. Natapos ang isang mahabang gabi ng labanan sa pagitan ng mga aswang at tao. Minsan, sinisisi ko yung sarili ko kung bakit nawala yung mga kaibigan at kamag-anak nila Uncle Bong. Halos ilang gabi akong di makatulog dahil sa paulit-ulit naglalaro sa isip ko ang mga pangyayaring yon. At dito na kumalat na totoo raw ang mga aswang. Pinagtakpan yun ng mga pulis at ang inilabas sa balita na mga mababangis na hayop lang ang umatake sa amin para hindi na pagmulan ng takot ng mga tao. At dito natapos ang unang lahi ng mga aswang.